Hello, HTBC family! It's another great day and this is another episode of Christmas Unbox! So may pupuntahan na naman tayong isang pastor ng ating church. So tara, samahan niyo ako! Yo guys, nandito na tayo kay bahay nila Pastora D. So tara na, bigyan na natin tong regalo natin for today. Kapal, medyo makapal po mukha ko, so ako na po magbubukas. Okay. Tapo. Hi Pastora D! So pati nga, give for you kayo, kasi nga ito, bibili ko na great joy ang resulta ng kapanganakan ng Panginoong Hesus nang siya ay iregalo ng Diyos sa atin, sa ating mga makasalanan. Bakit siya iniregalo? Dahil nais ng Diyos na ang matanggap natin ay forgiveness, kapatawaran. Nais ang Diyos na tayo ay maligtas mula sa kapahamakan at tayo ay maging mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pagtanggap at pananalig kay Lord Jesus Christ. Through Jesus Christ, we have a brighter future than our past sa bawat nananalig sa Kanya. Why? Sapagkat ang tao daw sa pagiging makasalanan, ang destination ay hell at ayaw yun ng Diyos. But through believing in Jesus Christ, from eternal death or eternal punishment, magiging eternal life, salvation. At ang patutunguhan, ang destiny, heaven with God throughout eternity. Nung time na nireveal ng Diyos ang tungkol sa kapanganakan ng Panginoon sa Luke chapter 2 verse 10, ang sabi ng anghel sa mga pastol, "Don't be afraid. I bring you good news of great joy for everyone." So ito'y para sa lahat, ang joy na ito. Bagamat ito'y para sa lahat, siyempre, ang makakatanggap nito ay yung nagpapakumbaba, buong pagpapakumbaba na tatanggapin ang regalo ng Diyos, si Jesus Christ. At ito ang sabi, "The Savior, yes, the Messiah, the Lord, will be born tonight in Bethlehem, the city of David." So, nang ihayag to, it means nireveal na ang Savior, si Jesus Christ, siya ay available for all. Ano ibig sabihin to? Great joy for all because there will be salvation. At habang tayo nito pa sa libutan, ito ang sabi ng Panginoong Hesus, hindi niya inilib sa atin. Sa John 16:33b, dito sa sanlibutan ay mayroong kapighatian. Ngunit, laksan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. May susi para ma-experience natin ang joy sa gitna ng mga different circumstances in life. Sa kabila ng merong sorrow na dulot ng conflict sa relationship, sorrow na dulot po ng mga financial difficulties, medical problems, health problems, maging ipabang bagay na nakaka-apekto o nagbibigay ng kalungkutan sa isang tao. Ang susi na yon, believing in Jesus. Sa Romans chapter 15 verse 13, makikita natin doon na there is joy in believing. Ulitin ko, there is joy in believing. Believing kanino? Kay Jesus. So, meron para sa mga nanalig kay Lord, there is always a reason to rejoice. Kaya sa salita ng Diyos, actually, iniutos sa atin ng Diyos to rejoice. So, ibig sabihin, to rejoice is a choice. Sa Philippians chapter 4, verse 4, ito ang sabi ng Lord through Apostle Paul, "Rejoice in the Lord always. Again, I say, rejoice." Paanong rejoice in the Lord always? Ang ibig sabihin ito, ang maging source of joy natin ay ang Panginoong Hesukristo. Ano pa? Yung source of joy natin
Ito ay may kinalaman sa promises of God. Ito ay may kinalaman sa prinsipyo ng Diyos at hindi sa paraan na makasanlibutan. In the midst of circumstances in life, there is always a reason to rejoice. Tang reason na yon, si Lord Jesus mismo. Ang kanyang presence sa ating mga puso through the Holy Spirit na hindi tayo iiwan, hindi tayo mababayaan, na merong great promises para sa bawat sitwasyon ng ating buhay. At isa pa, He is ever faithful. Kaya once again, in Christ Jesus, there is great joy. Wow, that's an amazing gift. Pastora Diane, thank you so much for sharing us and reminding us about this great joy. Thank you po ulit and thank you sa Abala. Wala ka naman. You're very much welcome. Ayan, it's a privilege. Salamat kay Lord. Wow. So ayan, another gift na na-unbox natin today. And thank you once again, Pastora Diane. So we'll take our leave for now. Okay. Thank you po. Good day. Bye-bye, guys. Hey guys, so another message na naman ang ating narinig from one of our HTBC pastor, si Pastora Diane. And sabi nga niya, there's a great joy, not just for this season, but every single day of our lives, yung joy na si Jesus ay ating tinanggap at ating pinaniwalaan. So I hope you can join me again for another episode of Christmas Unboxed. God bless everyone!